Hi guys, so magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. So today guys, yung gagawin po natin is mag-terminate na po tayo ng circuit breaker ng ating panel board para po sa limang unit na dito po sa ating second floor. Ayun guys, sasamahan nyo ako ngayon. So last time guys, yung ginawa natin dito is install ko na rito yung ating mga circuit breaker guys, sa ating limang rooms dito sa second floor. So limang unit po. So isa, yung kalawa natin nandito, dalawa. So, na-install na rin natin. So, terminate na po natin lahat yan. Tatlo. Ayan. Apat. And then, guys, ito. So, lima. So, ayan. Pang lima na natin. So, break tayo, guys. Isa, dito po tayo muna sa ika-anim na room. So, ito na muna i-terminate po natin. Are. So, ito, guys. Ayan, so dito naman guys sa ating panel board is nagbaba po tayo ng mga linya rito na wire. So yung ginagamit ko pong main line dito, yung linya natin, is number 8 po or 8.0mm² para po sa 30 amperes na circuit breaker. So sabi ko nga guys, di bali na tayo gumamit ng medyo malaking wire kaysa naman po gumamit po tayo ng undersized na wire. So doon po tayo magkakaproblema in the future. So yung main natin sa 30 amperes, yung wire po natin is number 8 po or 8.0. So dapat kapag ganito lang isa 5.5mm² lang. So ginawa ko isa nag-ano na tayo, medyo nilaki natin ng wire para safe talaga yung ating ginagawang bahay. Ayan. So dito naman guys sa ating linya, so nagtaging na po tayo. Ayan, so nagtaging ako guys. Ito may tape natin, ito yung understood na, ito po yung ating aming ito po yung ating line. And then itong walang tape, ito po yung ating neutral line. So bali pa guys, yung ating connection sa ating lugar is line to neutral connection. Alright? So ngayon, spacing na po natin. And then ito naman guys, 2.0 para po sa ilaw natin or number 14. And then ito, sa outlet natin sa 3.5mm² or number 12. And then ito, number 12 din para po sa aircon unit po natin. Alright? So dito sa ilalim is also outlet din po ito. Ayan, so dito lang siya gumaan. Guys. So na ito lang siya. Alright? So kaya na simulan na po natin dito. Ayan, so main. So ayusin lang natin guys. So dapat naka dressing yung ating linya rito para maganda siyang ating nalpo. Alright. Sikat lang natin ito. Ito yung mami natin. Live. Live muna. Live muna yung ating unang space dito. Right. So ito, inaayos ko lang. Then balikan po natin. So gamitan natin siya ng pliers para matanggal yung balat. Right? Then haluagan na po natin dito guys yung ating screw. So ito yung aming natin, consider natin na lalagatan siya ng tape para meron tayong kapalitandaan. Yan, so aming natin. Then alawagan nyo lang yung screw natin dito sa ating circuit breaker, so naire. So pasok na natin dito sa ating terminal. Right, so sikipan po natin. Yeah, ikot ko lang to. Yan. So gamitan nyo siya guys ng screwdriver para masigipan. Alright, okay na. Then next natin guys is yung ating neutral light. So neutral light naman po terminate natin dito.
So, yan. So, cut natin dito yung ating wire. Right, so ano natin? Strip natin dito. Yeah. Right. So, logan din din sa terminal dito. Yan. Then, screw na natin. So, neutral ay naman guys yung ating determinate dito. Right, so, dali na. So, ayos nyo lang. Ayan. So, kailangan na maayos din yung pagka-dressing ng ating linya rito. So, hindi siya dapat siya magagasgasan. So, tama lang po. Next naman natin guys is yung ating para sa ilaw naman po. So, yung ilaw natin sa 2.0. So, yung ginamit ng circuit breaker dyan is 15 ampere. Ayan. So, 15 ampere, 30 ampere sa main po natin. So, ito naman po guys yung ating terminate natin dito. Ayan. So, color coding tayo. Ang ginamit kong wire dito ay red tsaka po blue. So, yung red natin sa understand na po, ito na po yung ating mismo nga live natin. Okay? So, ganun lang po yung idea. So, medyo easy lang natin yung dressing ng wire. So, taliyan ko lang siya ng cable tayo dito. Pinibol tayo natin. So, hugutin nyo lang siya ng then i-arrange lang natin siya. Ayan. So, sikat na lang muna natin dito. Ayan, okay na. Then next naman natin ay yung sa ilaw. So yung red muna natin ang una kong ano rito ito terminate. Ayan, so red. Then strip natin. Ayan. So, lagay nyo lang guys yung screw. Ayan. So, pasok nyo yung ating wire dito. Then, sige pa lang natin. Alright. So, text naman natin guys sa neutral line is blue. Are. So ito. Right. So strip na natin. Ayan. So na-strip na natin. So, lokal lang natin yung screw. So, yung sa ilaw na yung binibanata natin. Ayan. Then, skipan nyo lang. Alright. So, dali na. So, the na-terminate natin guys yung kabilang side natin. So, yung main natin. At saka yung para sa ilaw naman natin. So, dito naman tayo sa kasunod. Sa kabilang side naman po, yung para sa ilaw natin, tsaka sa ating aircon unit. Ayan.
So, ang una natin guys sa space dito ay para po sa outlet naman po. Ito, outlet ng bathroom natin. So, kailangan ayusin natin dito. So, ganoon din guys sa ginamit natin. Color coding, red is alive. And then yung yellow natin, ito yung ating neutral line. Ayan. So, sa baba ko i-install yung ating outlet. Ito. So neutral line muna guys yung akilat natin. Ayan. So 12. So okay, so dali na. Next natin guys ay live to red. So ganun lang din. So arrange lang natin guys. Kailangan maalinis pagka terminate natin dito. So para di tayo mapahiya sa ibang electrician na titingin. So para pagbukas ng panel in case na may troubleshooting or mag additional ng appliances ay hindi po tayong papahiya. So ganun lang din. So determine lang din natin ay di dapat ayusin na lang tsaka pagandahin. So at least sigurado palagi tayo sa ating trabaho. Ayan. Yeah, so medyo maingay dito kasi nasa tabing highway tayo eh. Ayan. So next natin guys yung outlet dito sa baba and then yung outlet sa taas. Ayan, so sa lahat sa baba, sa taas lang gumapang yung ating linya. Kasi sabi ko nga na bago yung layout nitong ating project. Okay. So dito naman tayo. So so neutral muna yung ating unang place dito. Ayan. So, strip lang natin. So ayan. So pasok niyo yung ating wire dito. So wag niyo muna siyang sigipan pala. At i-install, sasabay na natin dito yung ating para sa linya sa taas. Alright. So strip natin. Pinalog ang kernel dito. Ayan, so naipasok na natin. So, ayan. Yung taas naman, ang isasama natin dito.
Pinapuno muna guys yung ating live. So, ipan na natin. Alright, so dali na. Ito yung ating neutral naman po. Pasunod. Sukat nyo lang. Then, strip natin. So, kulang pa. Then, napasok nyo siya rito. Alright mga master, so dali na. Ngayon ayusin natin. So gabitan natin siya ng cable tie. So para maganda yung arrangement dressing ng ating wire dito. Ayan. Right. Baba naman dito. Alright. Alright mga master, bali okay na po. So na-dressing na natin dito yung ating mga wire. So kung mapansin nyo, alright, bali kinali ko lang siya ng cable tie dito. So inayos lang natin dito. Yung dito sa kabilang side yung main po natin, and then yung sa ating ilaw. So alright, okay na po. So dito naman kayo sa kabilang side. So ito yung para sa outlet natin. And then yung sa baba, yung outlet natin na dumaan dito. So ayan, so dito siya punta sa ilalim. Ayan, so pinadiretso. Inano ko lang dito guys, pinata ko rito, and then tinap natin case sa 20 ampere. So dalawang wire yung tinap natin dito, kasi yung isang outlet natin sa dito ko siya in-install. Ayan. So dabali guys, sa taas ko tumahan yung ating rito para doon sa kabilang ako tingin sa outlet. Then itong isa, ito naman po yung para sa itong unit natin. Ayan, so tumahan siya rito sa ating PVC. Ayan, so diretso siya rito. Okay, so ganito lang guys yung gagawin natin sa bawat room natin. So napakasimple lang. So gagawin niyo lang guys dito sa dapat maayos lang yung pagka-dressing nating wire, and then yung ating pagka-terminate. Alright, okay. And then guys, yung next naman po ating gagawin dito. So importante pa rin guys na meron tayo rito ng labeling ng bawat breaker natin, para alam dito ng uupa kung alin dito yung breaker, kung para saan nga ba yun, kung para sa ilong itong isang breaker na to. And then yung saan naman para sa ECU, and then yung sa para sa outlet natin. So gagamit na lang tayo guys dito ng masking tape, and then adidikit ko na lang dito. So gagamit lang tayo rito ng marker. Ayan muna natin dito yung I-main. Sama ito ng sulat ko, ang sama. Ayan. So main muna tayo. Thank you.
So gupit-gupit lang tayo rito ng aming. Yan. So tingit natin siya rito sa 30 amperes, guys. Alright, game. So okay na. And then next natin ay ilaw, 15 ampere. Ayan. So sa ilaw naman, pangasunod po natin. So dikit lang natin siya rito. So ito yung ilaw natin. Okay, so may error tayong identification kung para sa itong upgrader na to. Ayan, so isa na rin guys sa purpose nyan para malaman din ng mga technician or magta-trouble kung alin dito yung upgrader na ibababa nila once na nag-trouble sila rito sa ating ginagawa apartment. So kung sakali yung mag-additional, so alam nila yung ibababa nila para hindi na maapektuhan yung ibang load ng ating bahay. Ayan. So next natin dito ay outlet. Pangit, sulat. Ayan, so ito na yan. So outlet natin. So lagyan natin siya rito. Ilang side. Next ay AC yun naman. So sa aircon. AC yun. Ayan, so sa aircon unit natin guys. So dito siya. Right, so ganyan lang kasimple. Lahat ng room natin guys, ganito po yung gagawin natin. Alright mga master, bali dito tayo ngayon sa last room. So ito na yung ati-terminate natin na panel board. So tap na natin sa ating mga circuit breaker. So yung una ko pong itatap guys dito yung para po sa ano natin, outlet sa ating aircon unit. So ito yung aircon unit natin na binaba. Ayan. Separate. And then itong blue tsaka red, ito yung para sa ilaw natin. So ito yung pagkasamahin natin dalawa. Right. So tap na natin. So lagyan nyo lang yung screw dito. Yan. So ano nyo na. Pagpitan na natin mga master. So live muna yung una ko tinap. So red yung ating live. The next natin yung ating neutral naman po. So neutral. So neutral line. Okay, so yung action ng cable tie. Dito. Para hindi kumalaw. Kailangan maayos yung ating wiring dito. So mag-change po dapat. So ano na, plus 8 na. Hindi pa tayo tapos mag-splicing. Right, so ito naman, neutral line. So cut lang natin siya. So strip.
ko yung terminal dito. Then ay pasok na yung ating fire terminal. Yan, so pagkapasok, kita ninyo. Ayan. So, naitap na natin guys yung para sa ano natin, sa aircon unit. Next natin guys ay sa ilaw naman po. Ilaw. So, live muna yung tatap natin. So, red, 14. Ayan. So, login yung screw dito. So, ipasok mo lang yung wire natin. Wait. Na. Then next natin guys ay neutral. So which is yung ginamit natin dito. Yan. Ay pasok niyo yung ating wire dito. So, kita natin. Yan. Alright. So, dali na yung kabilang side. So, konting ayos lang. Ayan. So, higpitan na lang natin. So, dali na. Ayan, guys. So, next naman natin dito, guys, sa kabilang side ay yung para sa outlet na po natin. So, yung outlet natin ito, and then yung outlet natin sa baba. Are. So, dito siya gudumaan, guys. Ayan. So, yung isa naman, yung outlet niyan is nandito. Ayan. So, dun yung outlet niya. Ngayon na, pagkasamay lang natin siya sa isang circuit breaker. Okay. So, top na muna natin siya rito. So, cable tie natin nang hindi gumalaw. Yan. So, diretso na siya rito. So, live muna yung ating unang tatap dito. So, tap lang natin siya. Then, strip natin. So, lupin nyo lang ito. Yung ating terminal dito. Ayan. Ayun, pasok nyo siya. Dito. So, hindi mo na siya higpitan kung anong isasabay na natin yung isa. Isang ulit dito sa baba. Ayan.
natin ito. Alright. So, pagsamahin natin sa isang terminal. Ayan guys. Ayan. So, pag okay na. Saka natin siya higpitan. Ayan. Dali na. So, konting alis lang yan guys. Tapat niyan. Then, next natin ay neutral. So, ito. Strip. Then, isang neutral dito sa gilid, sa baba. Strip natin. Kaya yung terminal dito. Alright, so pasok natin siya. Ayan. Then, sige pa na ligpitan natin. Right, so okay na. Okay, so na-top na natin guys, yung ating sa outlet. Next natin yung ating mismo kanina po. Right, so main tayo. So itatop ko na muna guys dito yung ating neutral line. Then strip natin. Yung magandang terminal dito. So,
Ayan, dali. So, next natin ay yung para sa ano na, live naman po. Right, so live naman. Right. So, tayo solution ballot. Right. So, tanggalin natin yung lugar niyan dito. Right, so dali na. Right, so talian na siya ng cable tie. So konting arrangement na lang. Wait, okay na yan. So arrange lang natin. So, lagyan ko na lang siya guys dito ng tape. Palatandaan na ito yung ating main. Right. So, main natin. Ito may tape na. White. Right, so lagyan lang siya list ng label. Ayan.
Okay, so label nyo. Yan. Main. Are. So dito ECU natin. Ayan. So yung outlet natin guys, are guys, so ganyan ko lang po kasimple kung paano mag-terminate ng ating circuit breaker. So importante dito guys is ayusin lang natin dito yung pagka-wire dressing ng ating mga linya para maganda siyang tingnan. At isa pa rito, dapat magdalagay tayo ng label para alam ng ating mga operator kung para saan itong circuit breaker na to, kung para sa ilong nga ba, sa outlet at sa aircon unit. So ito yung ating main circuit breaker, 30 amperes, outlet 20 amperes, ilaw 15 amperes, and then yung ating ECU sa 20 amperes. So ganyan lang guys, nakasimple. Then guys, yung iba, so yung ibang room naman natin, ito yung ating third room. So alright, okay na rin guys. Ayan, so na terminate rin natin. So ganito lang din yung layout ng ating pagka splicing at terminate. So dapat naka-ridge din. So tinari lang natin siya sa cable tie para maas siyang atingnan. Sir. Okay, so third, fourth room guys, ito, nabi na. Ayan. So ito naman guys yung ating fourth room. So okay na rin guys, bali nalagyan na terminate na rin natin. And then fifth room, are. So ito guys yung ating fifth room. So okay na, na-terminate na natin. And then yung ating sixth room, are guys. So ito yung una natin, are guys, ito yung kailangan natin terminate. So yung seventh room guys, yung nato sa huli, pinakang last natin na terminate. Alright, so ganito lang muna guys. So yun lang guys, bali pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-terminate ng limang panel board para dito sa ating second floor. So limang room po yung ginawa natin. So simple lang naman yung naging ano natin, termination dito. So basta separate lang yung load ng ating bahay para hindi tayo magka-problema in the future. And then guys, sa mga susunod araw, so magkakapit naman tayo ng submeter. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung magiging wiring connection natin. And then after nun, so pwede na kapit tayo ng outlet, aircon unit. And then guys, nakapit tayo ng mga switches, outlet, tsaka yung mga aircon unit na i-paste natin, kasama na rin guys yung ating exhaust fan. Alright, so yun guys, hanggang dito lang muna. Sama din po na sa subscribe sa nang support tayong channel, then click the notification bell para kaya sa aking bagong video. Dito lang muna and see you in the next vlog.